Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga Kaldab. Ito yung pinakalatest at pinagpiepiestahan na naman po sa social media, yung mga kaganapan at issue nga po kay Main Mendoza. Sabi ko nga po sa inyo, mga Kaldab, may mga nagtatanong sa atin, may nagtataka, nagugulat, nabibigla, di po ba, sa mga ina-update po natin. Yung iba naman po, syempre, hindi natutuwa kapag nababasa at napapakinggan at napapanood po nila yan. Alam naman po natin, mga Kaldab, na may mga mamis, mga titas na ayaw na ayaw po talagang mapakinggan yung mga sinasabi natin, mga Kaldab. Pero bago natin ituloy itong pinakamainit na topic natin, mga Kaldab, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mamis, sa mga titas at sa mga senior. Alam niyo po ba, mga Kaldab, na kumbaga marami pa rin nagre-react sa atin. Sinasabihan ako, Mr. Destiny, dapat hindi mo na binabalita yung mga bagay na ganyan pagdating kila Mr. Spotted at kay Mengay. Alam naman natin na fake news lang yan. Alam naman natin na ginagawa lang po nila yan pang sarili nilang interest. Na tama naman po kayo. Kumbaga, no doubt naman po tayo dyan. Ang problema lang po, mga Kaldab, yung mga nasa paligid. Kaya ko sinasabi to para magkaroon din po at mapaisip din po yung mga tao makakapanood, makakabasa, di po ba, na may mga bagay po na bakit nasa Singapore si Mengay tapos kinabukasan nasa Itbulaga. Po pwedeng mangyari yon, walang imposible po. Ang tanong lang, baka late na nga po ipinost yung video. Baka nung isang araw pa po yon, ngayon lang in-upload. Diba, pwedeng 17, pwedeng 16, pwedeng 15, depende po, mga Kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, mapapaisip din po kayo eh. Di po ba sa mga ganyan na may maglalabas ng video na sa Singapore si Mengay, maglalabas ng video na sa airport si Mengay, di po ba? Pero parang nagkakataon lang po ba o talagang sinasadya po nila? Di po ba? Yan ang mapapaisip ka, di po ba? Na parang may mali ata, parang nakapagtataka naman dahil kaka-update lang ni Mengay, kakabigay lang ng update ng mga nakakita sa kanya kuno, nakapanood sa kanya, eh agad-agad lalabas na naandito sa Itbulaga si Mengay. Hindi po ba? Real talk to, mga Kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, pwedeng tape na rin po. Kahit sabihin na natin na lumabas si Mengay sa kalsada, lumabas siya sa APT, pwede pa rin po eh. Di po ba? Pwede pa rin tape siya sa Biyernes na siya ipalabas. Di po ba? Kapansin-pansin nyo naman po tuwing Friday si Mengay nasa EB. Friday at Saturday. Oh, ang dami na pong binawasan ng oras. Pati nga po si Raisa, di nyo po ba napapansin na paminsan-minsan na lang to at hindi na sinasalang pa sa opening, di po ba? Sinasabi ko lang po yung katotohanan. Marami na po talaga nagbago. Ramdam na yan sa APT studio. Pero, syempre yung iba, nag-aantay pa lang ng statement. Syempre yung iba, nagtatanong pa kung ano nga po ba yung mangyayari, ano nga po ba yung magaganap. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong bumibisita. At talagang maayos kay Mengay. Di po ba? Ako naman po bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po updated kayo. Gusto ko po lahat ng mga kaganapan alam po ninyo. Di po ba? Ilang naman po yung kagandahan sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po ng mga update na papanood at napapakinggan po ninyo. Sinasabi ko lang po dito sa channel natin yung mga issue na ibinabato po nila. Medyo syempre yung iba nalulungkot, yung iba nadidismaya. Di po ba, na paano ka namin paniniwalaan eh kung nakikita naman namin po sa Itbulaga si Mengay, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, magugulat na lang po kayo eh sa mga binabalita po sa social media. Gaya nga po ng kay Ibiang birthday niya, pero yung mga photos halos nung nakaraang taon pa, di po ba? Nire-re-upload lang po nila para kung nga rin bago, para kung nga rin naandun si Mengay. Ito yung masakit dyan, mga Kaldab.
umalis papuntang France ang pamilya Spotted. Pamilya Spotted. Eh bakit na andun si Enchong D? Ano nga po ba yung ginagawa ni Enchong D? At ano nga po ba ang kinalaman niya? Eh hindi naman siya pamilya. Oh, si Ibyang na po at ang ibang ilabang pamilya Spotted ang nagsasabing malapit lang na kaibigan pero hindi nila kamag-anak. Oh, common sense na lang po, di po ba? Mas masahol pa po kasi yung nakikita natin kesa po sa ipinapakita ng iba. Kasi kung titignan nyo po yung magiging asawa ni Rhea Ataide, wala po, hindi po nila kasama. Pero bakit si Enchong D, nakaibigan lang ni Mr. Spotted, kasama po sa mga lakad? At nauuna pa po sila. Di po ba? O, imbis na si Rhea at si Sanjo magkasama dahil kumbaga nararamdaman na nga po ng iba na ikakasal na nga po raw ito. Pero ano nga po ba yung issue? Di po ba? Para lang po sa kaalaman ng lahat, tinatama ko lang po yung mga maling impormasyon na pinapakita nila. Kaya nga po hindi nagsabay. Kaya nga po nauna si Enchong D tsaka si Mr. Spotted pa sa France para mahindi halata. Di po ba? Tapos susunod nga po dun yung pamilya ni Spotted para masabi na ganito ganyan. Di po ba? Hindi natin alam. Baka kasama nila si Wannabe. Di po ba? Para nga mas klaro, mas kumbaga kompleto di Ricardos. Di po ba? Pero tignan na lang po natin. Hanggat wala pa naman po kasing issue na yan, hindi nila gagawin yan. Nakikiramdam naman po sila. Ito yung sinasabi ko na taktika rin po ng mga sarswela na kapag maingay, pukunin nila si Wannabe para nga po masabi na naandun si Mengay, tapos kakausapin nila si Mengay na dyan ka muna, huwag ka munang pumunta ng mall, huwag ka munang pumunta ng kumbaga magpa kupit, magpaayos, magpa makeup, dyan ka lang muna sa bahay kasi may clone na lalabas. Di po ba? Yung tipong ino-orient na po si Mengay para klaro nga po, mga kaldab. Yan po, base na rin po sa pag-iimbestiga natin kung paano natin nakukuha yan at kung sino yung mga taong nagbibigay sa atin ng mga update na ganyan. Huba, yan ang kagandahan nyo po pagdating kay Mr. Destiny. Lahat na mga issue, maliit man yan o malaki, alam po natin yan at nalalaman naman po natin. Kaya lang syempre, yung mga mamis, mga titas, mga senyor, nagagalit po, di po ba? Sinasabi, nako Mr. Destiny, pinost mo na naman yan. Alam mo naman na naiinis ako dyan, naiinis ako ng ganito, gusto ko aldab lang. Kailangan po ninyo po kasing malaman kung ano nga po ba talaga ang kaganapan. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, Mengay at Alden lang talaga ang malakas. Yan po yung katotohanan na kumbaga, sabi ko nga po, depende pa rin po ito sa pananaw ng iba. Depende pa rin po ito sa mga kaganapan, di po ba? Although sabihin natin na Mr. Destiny, hayaan na lang natin sila, di po ba? Pero at least kahit papano, nalalaman niyo pa rin po ninyo. Di po ba? Pabor na pabor po ito sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior na gusto po yung update para kay Lamengay at Isoy. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi na lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.